We're live! Rads, yung... maraming skilled people in different industries, same industries, that get together with one vision. Hindi yun. Aalagaan natin yun. Kasi pinaglalaban yan eh. Hindi, di ba, pinaglalaban yan eh. So, by working together, by communicating all the time, di ba, we'll grow stronger. Di ba, we'll grow stronger, we'll attract more people, we'll develop more leaders. It's all about growing and multiplying, di ba? Di ba? The same culture, the same heart. And marami tayo, remember, the harvest is plenty. Welcome, good morning sa ating mga kasama ngayong umaga sa Channel 31 at kasama natin ngayon ang ating CEO na si Rads, LB Domingo at si Pastor Keno at syempre ang LB Ocampo. Ayan, good morning everyone. Good morning everyone. Sa stage daw yung guest natin, makisuyo na lang kay Direk. Ay, taglit lang po. Sige. Oh, bati muna tayo. Bati ka muna, Pas. Hi, good morning. Good morning sa bawat isa. Saan man kayong sulok ng mundo, of course, doon sa ibayong dagat. Good evening to everyone. Salamat. Welcome po tayo kayong lahat dito sa ating Rads to Riches sa Channel 31. At nawa ay mapagpala tayo ngayong umagang ito sa ating mga pag-uusapan. Mayroon po tayong special guest. Kasalukuyan po natin naantay na siya po ay makapasok po rito sa ating studio. God bless us all. Ayan, Dickie, bati ka sa fans mo. Okay, magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga kasama at binabati natin si Dennis Nedia, si Joey Mosqueda at ang ating mga kasama, si Joseph Valentos kasama, no? Tsaka si Canelvin, magandang umaga. Okay, eto naman ang ating kasamang gwapong-gwapong si Papang Bati. Mga kaibigan, ito ang inyong kaibigan na dating natutulog lang sa kalye at na bibiyaan ng Diyos. At ito'y nakikita ko naman kayo at ako'y natutuwa at I miss you all guys. So sana po ay magpapatuloy yung ating pagsama-sama rito dahil si Lord nasa puso natin lahat. Good morning okay. Sa buong Pilipinas. Okay, now our CEO, Radzi! Alright. Good morning po sa lahat ng R2R family worldwide. Ayan, so shout out lang sa mga taga UAE kasi hindi pa kayo gising ngayon pero mamaya mapapalod po ito. Just like to know you to know now you're in our hearts, no? Kaya di namin kinakalimutan. Yung mga taga Hong Kong dyan, sila Ati Linda and so many more. Yung mga ibang coaches na hindi pagising, oh, ako konsensya rin kayo mamaya pag napalod nyo ito mamaya. Ayan. Well, anyway. Magandang umaga natin, Dickie. Si LB na wala bigla. Magandang umaga talaga at magandang kahapon dahil napakaraming nangyayari sa ating R2R family, no? Kahapon lamang mga kaibigan diyan sa UAE at saka sa Canada, no? Sa US, tayo po ay may mga pinaplanong mga napakagandang cyber activities.
at mga pati mga retail sari-sari stores, dahil sabi nyo, pag kayo ay bumalik sa Pilipinas, meron kayong babalikan, okay? Yeah, okay. So, welcome Roel from USA, US of A. Roel. Okay, pasok. LB, bumati ka naman. Hello po. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Good morning, Direk. Thank you, Channel 31. Good morning, worldwide. RADS2RICHES worldwide. At sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Ang million-million nating mga fans dyan. Hi! Pasino, pakipindot daw po yung enter broadcast. Ayan, yung sinasabi natin na good morning worldwide, ayan ang tinatawag na Rads to the World. Yeah, Rads to the World. Joy to the World, Rads to the World. Busy si Uncle, oh. Malapit na magpasko na naman. Oo. Pasko na ulit, grabe yan. Grabe, wala pa nga June, Pasko na. Oh. Nagpakita na ulit si Jose Marichan. Oh, talaga? Oo. Hindi, nung simula ng ECQ, makita daw ulit December na. Oo. Look, ay, mga memes lang. Pakanta natin ayan. Kay Papang yung ano, What a Wonderful World. Nako, kering-kering niya yan. Agambago, sinusundo ni Pasquino si, ano, si guest niya. Okay. Si Pastor Abner Batan. Yeah. Okay. O share niyo na pala 'yan oh. FB link. Ayaw nga 'yung link. Papa nga, ano, naka-post ka pa, naka-mute ka pa, no? Hindi namin marinig 'yung sinabi. Kaya nako. Oh, ito sign language na lang. Hindi. Unmute 'yan ni Papang. Ayan. Coach LB, nasa backstage daw 'yung ating guest. Hindi raw po nakikita ni Direk. Nakikita niya daw sa backstage siya. Wait. Ano na lang po. Direk? Yung pong enter broadcast. Merong link ka mo pa sa baba nung screen, sa baba. Scroll down niya. Okay, samantalang inaayos natin ang ating guest, ano? Kanina inabanggit namin na kami ay magkakaroon ng programa na tawag ay Bayanihan Program, no? At ito ay pagtatatag ng mga sari-sari store. So dalawa po ang oportunidad natin yan. Mga kamag-anak nyo, pwedeng magtatag ng sari-sari store at pwede rin maging downline ninyo yung mga sari-sari store. Ang dami nila. Ako, si Papang. Yayaman. Mapapalitan na kanyang suot na kwintas ng perlas ng silangan. Ayan, diba? Rads, syempre si CEO, hindi pa niya kinikwento sa akin kung ano yung kanyang napanaginipan na napakagandang magpapalaganap daw ng bayanihan program movement sa pamayanan. Ha? Ito yung isa sa mga instances di kinaalam ni LB to eh. Ako na nanaginip ko ng mga tawag dito. Yung may kinalaman sa RADS2R eh, medyo talaga hindi ko nakakalimutan bro eh. Okay. So anyway, okay. I-share ko na rin para kahit na sino makadinig eh, kung gusto lang i-apply nila, di ba? Pero kanina nakita ko bro, habang ang strategy, habang sinasagawa mo yung seed program mo, di ba, yung educating the entrepreneurs, etc., di ba? Uh-huh. So, ginagawa mo yun, habang ginagawa mo yun, at may sa ibang lugar, pero nag-execute. Okay. Okay? So, magkaibang venue, di ba? Okay. Pero gumagawa ng seed program simultaneous with the program being implemented, at habang yung program ay ini-implement sa ibang barangay, meron nagmo-monitor, meron nagdo-document via video. Okay? Tapos sa habang dino-document niya, sabay marketing na rin niya. Ibig sabihin, okay, habang dino-document yung program mismo naka-FB live. Okay. Ngayon,
kung sino yung ano, kung sino yung mga gusto mong kausapin pa ng mga ibang barangay or ibang organizations, and they want to see how it's implemented, they can see how it's implemented. Okay. Okay. Sa una, siyempre isa pa lang kausap mo dyan o dalawa, di ba? Pero kalaunan, habang tumatagal na, dumadami na sabay-sabay sila. Okay. So yung sabihin, okay. yung mga pinipresentahan mo, they know it's an active program, they know many are, ano, marami ang sumusuporta sa program, di ba? So sila, it's so easy for them to say yes. Okay. Kasi they know something, is happening. Sige, habang ginagawa mo na, natin yan, mamaya, okay, ng detalye pa. Pero ibig sabihin din ay pwede natin na i-record din yon para ipakita din dito sa Channel 31 yung mga nangyayari na yun, di ba? Hindi, given na yun, syempre. Given na talaga yun. Given yung given. Oo. Pero sinasabi ko, sabayan, talaga, no? Habang live, merong ibang nagpipresent sa kanilang LGU organization. Sir, eto, tignan mo, ito po yung ginagawa namin, yung kinakwento ko sa iyo. Tignan mo kung gano'ng kasi successful, oh. Diba? Uy, gusto ko maging part niyan. Correct. Maganda yun. So, yan yung mga, alam mo, nag-i-struggle ako na ano, gigising ba ako para isulat? Lord, tulungan na lang akong makalimutan. Kaya mo yan. Hindi ka pa naman senior eh, diba? Oo, kaya mo yan. Kaya mo yan. At syempre, binabati rin natin CEO Rad, si Jenny Bricky Soldivella, tsaka si Milet Azul, na bumabati kanina pa. At saka syempre kasama niyang bumabati rin ng magandang morning si Anania Dolento Alforte. Good morning sa inyong lahat. Thank you for being with us here in the show. Ayan, si Kuya Roel, pwede ka na bang bumati sa ating mga live viewers? Ayan, pumapalakpak lang. Okay. Good morning. Okay. May isa pang customer. May customer pang isa. Okay, nasundo na yata nila Paskino ang ating mga kasama, saka si LB. Ayan na ang ating kasama. Tito. Yun. Good morning, yun. Pastor Abner. Good morning, Pastor. Yun. Good morning. Salamat po sa inyong pagpapaulak na may guest namin kayo dito. It's a pleasure po, it's a pleasure. Ayan. Good morning. So anyway, Pastor Abner, Alex po to. Okay. Pastor Abner, bati muna kayo sa iyong mga manonood. Sa lahat po na nanonood ngayon sa ating pong programa, ako po'y nagpapasalamat sa R2R family. At ako po'y naanyayahan at naging kasapi po sa pamilya. Po'y nagpapasalamat sa opportunity na ito. Lalo-lalo na po kay Pastor Ken na talaga nag-facilitate na sa ganun eh, magiging kabahagi po ako dito sa programa ngayong umaga. Good morning po sa lahat. Marami ho kayong mabibless dito, Pastor Abner. Kailangan namin kayo dito dahil po ang amin pong focus talaga is yung advocacy and personal growth and development po ng mga miyembro. Ayan. Si Pastor Keno po ay naging malaking tulong po sa amin sa pagpapalaganap ng advocacy. And iniisip na siyempre kung sino po yung mga katulong sa atin para may aho ng mga tao sa kahirapan, kakulangan, di ba? So I'm sure you are a very good candidate for that at kayo ay naanong ni Pastor Keno. O Pastor Keno, introduce mo naman si Pastor Abner. Ay, magandang umaga po sa lahat. Maying agos sa tanan. Good morning to everyone. Nasaan mga kayong panig ng mundo. Salamat sa pagkakataon na tayo muli magkakasama. At ako po ay napagpala at bless ngayong umaga na kasama ko po yung aking brother. Siya po ay aking brother sa mother's side. At siya po ay aking sinundan. Pero hindi po kami magkasunod talaga ng edad kasi 7 years yung aming tawag dito gap namin. Siya po ay sa unang married life ng aking mother. Namatay po yung kanilang father tapos nag-asawa sa mother ko. So kami po ay 10 lahat na magkakapatid at siya po ang bunso sa unang family. At ngayon po pareho na po kami. Wala na po yung aming mga tatay at wala na rin po yung aming nanay. Pero kami po, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay kami ay patuloy niyang binibigkis. At tunay nga, itong aking kapatid po ay pinagpala ng Panginoon sa maraming kaparaanan. Sabi ko nga, ang meron siya, kung meron sana din ako noon, ay baka mas malayo pa inarating ko. Pero sabi nga, bawat isa sa atin ay may regalong handog mula sa Diyos
kailangan lamang natin pagyamanin at gamitin, mag-glorify siya sa siya na nagbigay sa atin. So ngayong umaga, we are blessed and privileged to have him, Reverend Dr. Abner Batan. Batan po ang kanyang apelyido, sa akin naman po yung Natividad, but we have one surname, yung aming middle name ay Ignacio. Siya po ay matagal nagturo at of course nagpastor simula pa noong 1984, siya po ay pastor na at hanggang ngayon. So that's parang kailan lang, di ba? Parang 37 years ago, di ba? 1984 siya nag-graduate. So parang kailan lang, 37 years ago, siya po ay nagturo for almost 35 years. Naging psychometrician po siya in University of Iloilo. Nagkaroon po siya ng kanyang doctorate. And the Lord has blessed him in many ways. And that's why po, malakas ang loob kong imbitahin siya sa atin. Ay, dahil meron din siyang pananaw na makatulong din po, I believe, sa lahat po sa atin, lalo na po sa ating mga kababayan, na kasalukuyan po yung maharap nitong pandemic at may mga kahirapang kinakaharap. At nais ko pong talakayin po niya sa atin ang ating pong yung tinatawag po niyang kanyang advocacy naman, yung kingdom economy na hindi nakabase sa ekonomiya ng mundo. At I believe po, bigyan natin siya ng pagkakataon na ma-share po ito sa atin in relation din po sa Rads to Riches. Ang advocacy naman ng Rads to Riches ay makatulong sa mahihirap na sila po ay magkaroon ng kalayaan sa kahirapan, sa kautangan at kasalatan. And I believe nandoon din po punto ang kanyang advocacy, makakatulong po ito sa atin. So ngayong umaga, once again, we welcome po si Reverend Dr. Abner Batan. Sa pagkakataong ito, i-share po sa atin what's in his heart regarding po dito sa ating pinag-uusapan. Pastor, please, pagkakataon na po para po sa inyo. Sa ulit po, good morning po sa lahat. Thank you very much, Pastor Keno, for taking time to give that very generous introduction. Nagbibigay nagbigay po ng a little background kung saan po tayo nang galing at mga kahirapang na daanan po natin, pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at binigyan po tayo ng kaunting kaalaman saan po tayo ay namumuhay sangayon doon sa mga prinsipyo na kanyang inilagak po sa atin at nakikita po naman yung mga improvements sa life po natin. Thank you very much again kay Sir Raj at sa kapunuan ng nagko-comprise ng session na to ngayon at sa napakarami pong nakikinig at nag-view po sa atin ngayon. Nung una pong na-share ni Pastor Ken yung R2R po sa atin, unang-una po kasi po hindi po kunaintindihan na masyadong maraming ganing aspect nito. So I have taken time a little bit pakinggan at pag-alalan, although at this point in time there are still a lot of things that I should still really need to know, especially sa details, sa mga nitty-gritty about this platform operates. But just the same, na-impress po ako kasi yung advocacy po ng R2R is in line with that of our Lord Jesus Christ, namely lifting the poor from their poverty. Lahat po tayo na pag-alaman po natin kung tayo po ay nagbabasa, nakikinig po sa napakagandang mga layunin ng ating Panginoon. Nandito po siya, unang-una po, sabi po niya sa Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of God has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted," and so on and so forth. And ang Panginoon po ay andito po, gumawa po siya ng napakaraming milagro po. He healed the sicknesses and diseases, especially of those who are underprivileged, yung mga poor po na tinatawag po natin. At mayroong summary statement po si Apostle Paul sa kanyang epistle sa 2 Corinthians that our Lord Jesus Christ became poor so that in His poverty we will become rich. Medyo may kalaliman po yun, pero napakahalaga po yung item na yan. At in summary, tinanong po natin, nairinig po ngayon pong mga quotations po natin dito habang po po yung mag-monitor sa sessions in the previous sessions that you had. Summary po, sabi po ng Panginoon na ikinontrast niya po yung kanyang pamamaraan kaysa pamamaraan po ng kaaway po natin sa John chapter 10 verse 10. He said po, "The thief comes but for to steal, to kill and to destroy, but I came to give you life, life abundantly." And let me add, the poor are included in that particular desire and projection na ating pong Panginoon.
Narinig ko po si Sir Rads in the past while I was viewing his material sa YouTube. Narinig ko po yung sinabi niya parang impossible dream na sa, he would like some way somehow to reverse or invert the pyramid in the socio-economic life ng mga Filipinos in particular. Sa ngayon po, naintindihan po natin na nag-occupar po ng makaraming kayamanan dito sa bansa, walang ang 2%. At tapos yung overwhelming majority and nando po sa baba, yung mga poorest of the poor. Meron nga silang tinatawag na hierarchy in terms of socioeconomic status. Naintindihan po natin yan. Meron po tayong tinatawag na the upper class, the middle class, and the lower class. At times po, meron pong in-between. Merong upper-upper, merong upper-middle, merong middle-middle, middle-lower, lower-lower. At saka yung mga wala na ngang class, sabi ng marami. Kaya ganun po yung scenario natin. So that kind of economic system, sabi po ni Sir Raj, eh, pwede po natin i-invert yan. Yung pag-invert yan, medyo may kahirapan. No? It's just kind of an impossible dream. Saan yung mas nakakarami ang angat sa buhay at may maliit na percentage lang ang merong may kahirapan. Inverted yan. Pero, sabi po ni Pastor Ken, yung kingdom economy na gusto niyang pag-usapan po natin dito, hindi lang po inverting the pyramid kasi yung original plan ng Panginoon po, sabi nga, flattening the curve. Yung flattening the curve na ginagamit ngayon sa COVID-19 context, kung aking po i-apply yung situation ng socioeconomic status ng mga Filipinos, ibig sabihin nun, walang mayaman, walang mayaman, pareho po tayong lahat. Paano yun? Bakit ganon? Kasi yung original po, kung ating alam na ako nang pala, we did not even start having the socioeconomic hierarchy. Kasi po, nang pag-umpisa ng ating Panginoon, when he created man in his own image, ito po ang ating pinakatatay, si Adan, tsaka yung si Eva, they were not poor. They were enjoying the provisions that God has allowed them to enjoy in the Garden of Eden. So, yun po yung pinaka-original status po natin. There is access in the wealth of the government of God. And yun po ang gusto sana ng Panginoon, tatamasahin po ng lahat ng mga tao, hindi lang po ng Pilipino, kundi lahat ng tao, na dumaan po kay Adan. Kaya life is really very good. The culture of the government of God in His kingdom is a culture of prosperity and wealth. Kung ibig sabihin noon, wala hong poor in the context of God's economy. Kasi po, we are all children of God. We came from Him. And according po na sa Bible, we are heirs of God as His children and we are co-heirs with Jesus Christ. Ganun po ang pinaka-plano ng Panginoon. Kaya lang po, ang ating pong pinakatatay na si Adan gumawa po ng isang hakbang di po sang-ayon dun po sa expressed will ng ating Panginoon. And because of that, he detached himself from a very good government. By the way, if you happen to listen carefully, hindi po tayo, gumagamit po tayo ng term na government. Kasi po sa ngayon naman kasi, kapag Diyos ang pinag-usapan, yung ginagawa ng tao ngayon, nilalagay ang Panginoon o ang Diyos na issue sa reliyon. Ang realidad po, wala pong reliyon na itinatag ang Diyos at wala ho siyang plano na magtatag ng any religion. Yung Panginoon po ay hari. Yun siya po ay may-ari ng lahat na bagay in the entire universe, including this little tiny planet that we have, we call Earth. At dahil po siya ay hari, He is overseeing and doing governance in a kind of government. That is why under God's government, there is no poor, there is no poverty stricken, because God is a rich God. It would be an insult on Him na yung mga citizens niya ay poor. Yung problema dito sa Pilipinas na we are considered as a Christian nation in the Orient, pero overwhelming majority poor ay yung nasa Pilipinas, merong malaking disparity. We call ourselves children of God, who is a very, very wealthy God, King and ruler of the universe. And yet, as children, we experience poverty. That is paradoxical.
Kung titingnan po, hindi po sang-ayon yun. So something is wrong along the line. Na kung tayo po ay maalala po natin, sabi po ng Panginoon kay Adam when he was still in the Garden of Eden under God's kingdom government, sabi po ng Panginoon sa kanya, you may eat of anything in the garden except what is disallowed for purposes of test on your part. Ibig sabihin, there is access in abundance doon. Pero nang siya po'y nagkasala, umiba yon. Sabi po ng Panginoon doon sa Genesis chapter 3, by the sweat of your brow, you shall eat your meat until you return to the dust. Until you return to the dust, you'll be struggling. Yung mga tao, para ho makapag-survive outside of the government of God, they invented their own government for survival purposes, including the socio-economic system of any government for that matter. Hindi ho, tayo nag-umpisa tayo, if you could still remember, in the issue of the economy, barter-barter tayo hanggang sa dumating po tayo sa industrial stage natin. At intindihan po natin na bawat government sa sanlibutan ay gumagawa ng kanilang socio-economic ways of doing things. At ito pong democracy natin pong pinapasalamatan kasi parang the best government ever invented by human, itong government na to, yung democracy, founded to sa capitalism kasi this could not survive without capitalist in the process. And if this is capitalism, there is only one or group of people who are capitalist. Overwhelming majority are laborers, employees, and in many cases, yung nagtatamasa po ng resources, ng wealth ng country ay yung mga a little few. But only but those who are overwhelming majority will die as employees. And when they got retired, even the retirement fees could not even sustain them until they are being brought to their graveyard. Napakahirap po yung style ng ating government. Pero dito po sa government of God, hindi po. Ito po ay commonwealth. The wealth of this country, the wealth of this kingdom, the wealth of the government of God is for everybody because everybody is a child of God. And being a child, again, sabi po ng Biblia, we are co-heirs with God and we are heirs of God and we are co-heirs with Jesus Christ. Ang ibig kong sabihin, kung ano mayroon si Jesus, meron din po tayo. Pero yung buhay po natin sa ngayon, napakalayo po sa ganyang ideal kasi po napakalayo po natin sa totoong gobyerno ng Panginoon. If you could still remember Luke chapter 15, yun po ay merong prodigal son story na tinatawag po sa maikling sa usapin po yung younger, yung bunso. Kinuha yung kanyang what is supposed to be his and his father gave what is supposed to be his. So ang ginawa niya, umalis siya, ginasta niya lahat, etc., etc. And then he went back home eventually to ask forgiveness and to be reinstated to his original state of being a wealthy child of a wealthy father. Nang magkaroon po ng salo-salo doon sa bahay, yung elder brother, yun nasa, doon po siya sa farm, sa labas po, andun po siya. Nang siya umuwi, narinig niya po yung mga celebration, sabi niya po sa kaisa sa mga alagad doon, servant doon, ano ba nangyayari sa bahay? Sabi niya, may nagse-celebrate po yung father mo kasi yung brother mo, bumalik at buhay na buhay at nasisiyan po yung father ninyo. Hindi siya pumasok kasi po hindi niya maintindihan yung kanyang feeling. So the father went out and talk to him, son, why are you not coming in and joining the celebration? Sabi niya po yung anak mo gumasta ng lahat ng kayamanan, binigyan mo ng salo-salo ng umuwi. Ako andito lang sa inyo, hindi mo ko binigyan ng salo-salo, kahit konti lang, to enjoy with my friends. Sabi po ng tatay, my son, you are always with me, and everything I have is yours. Who told you that you'll be enslaving yourself under the heat of the sun? To serve me, you are my son. Ito pong scenario na to, napaka-typical po sa napakaraming mga Filipinos in particular who claim themselves to be children of God and yet are not experiencing the wealth of their father. So ito po, napaka-tindi po to.
So in line with this, let me just stress an important statement here na ito pong kingdom economy, the economy that God would like us to enjoy, is really for all of us as designed by God. Kaya lang po, yung sabi ko na po, si Adam tsaka si Eve detached themselves from this government of God. So Jesus Christ came to reattach us to this government of God. The first thing that he spoke when he opened his mouth after he was baptized by John the Baptist in Matthew 4:17 is clear. And what did he say? Repent. That means change the way you think, because the kingdom government of God, the kingdom of heaven has arrived. And the kingdom of God, Matthew 11:12, is forcefully advancing. So if you are into this government, the design of God for you to experience the good life in John 10:10, I came to give you life, life abundantly, will eventually be yours. And that is very, very important. But there is a necessity of changing your way of thinking. By the way, the word repent does not mean to be remorseful of the sins that you have done because you were caught in your sinning. But rather, the word repent means to change your way of thinking. Because if your way of thinking is not changed, even though circumstances around may be beautiful, you will still be agonizing in the defective mentality that you do have. Katulad po nitong elder brother, the entire scenario externally was very good. The father was so generous, they were so wealthy, and because his mentality is poverty mentality, he's still working as an enslaved person. By his own perspective. So ang ibig ko natin sabihin dito, napakarami pong mga kapatiran tayo ng mga Filipinos declaring themselves to be children of God. There is one thing that remains, and that is to change the way we think and understand really who we really are, our true identity. At nagpapasalamat pa ko dito sa Rads to Riches kasi ito po pinag-uusapan. Nag-uumpisa sa pag-change na mentality. Kasi pag hindi po na-change sa mentality, marami pong problema tayo. Yung mga tao, for example, sa Pilipinas, lahat sila ngayon, 100 million plus, bigyan natin ng 1 million each. Lahat po, millionaire overnight. Pero kung hindi po na-change sa mentality, it will not take 3 months. Those of our poverty-stricken in their mind will go back to their poverty and swallow in their lack again. Although, and those who have proper mindset will eventually be prospering and we will be getting back again to the old scenario. So the important thing is change mentality. Nasisiyahan po ako sa Rads and Riches. Ito pong pinag-uusapan palagi. Ito po yung pinaka-importante sa usaping ito. Maraming pong salamat. I think I have still things to say, but I would like to pause right now and give time to our family members here at Rads. Thank you very much. Thank you, Pastor Abner. Salamat po sa mga naipunto po ninyo sa amin ngayong umaga. I'd like to give time sa ating mga kasamaan po rito. Baka may mga nais po kayo dagdag o baka may mga katanungan po kayo kay Pastor Abner ngayong umaga. Sir Dickie, you have something to say relation doon sa kanyang nabanggit o meron po kayong tanong? Wala naman akong tanong, ngunit ang obserbasyon ay napakaganda ng sinabi ni Pastor Abner. At yan naman ang ating mga iniisip nitong mga nakaraan, ano? And pinag-uusapan na nga natin noon, yung tinatawag nating Christian economy, no? Na gusto nating palaganapin. In fact, nabanggit lahat ni Pastor Abner ang lahat-lahat na ng mga dapat mabanggit tungkol sa ano dapat ang mentality natin sa Christian economy. Nabanggit din naman ang layman's perception tungkol dun sa mga socio-economic classes na upper middle class and lower socio-economic bracket, na yung middle class mismo ay talagang meron pang upper middle class, middle middle class, and middle lower class. Ganun po ang nangyayari talaga, no? And in a way, nabanggit na rin ni Pastor Abner na yung sa mentality, no, talagang napaka-importanteng baguhin ang mentality. Dahil sabi nga sa Romans chapter 12, verse 1 to 3, na talagang we have to have the renewing of the mind. Yun ang importante. Because really, if we don't renew our mind, it will persist that the problem of our society, our nation, is that Filipinos think like employees. Hindi masamang magtrabaho, but
Remember, God gave you a purpose in life, and we hope that you will discover that purpose in life so that you will not continue to be slaves until you're 65 years old, and only then you realize na hindi ko nagawa yung dapat ko palang gawin. Ayan. So, in a way, understanding what the Christian economy is very important. Okay? Okay, yung mga iba natin kasama. Okay, Coach LB, you have something to share, to say to us from Pastor Abner? It's your turn. Una po sa lahat, thank you po. No, we're so grateful, Pastor Abner, na nandito po kayo today. Medyo struggle lang tayo kaninang early. Pero salamat po dun sa na-share ninyo. At saka, feeling ko kasi isa lang po yung puso. Doon po kasi tayo nagtatagni-tagni eh. Kung iisa lang po yung isip natin, isa lang po yung puso natin, wala po tayo kumbaga dun sa estado ng pamumuhay. So, nakakatuwa lang. Yung buong sinabi naman ni Sir Dickie, talagang ouchie yun sa part ko kasi matagal pa ako naging empleyado. Which is, truly, ayun po yung naipayo sa akin ni Sir Rads na you will redeem. Kumbaga, kung gaano katagal ka nag-work this time around, kaya ka rin binigay ni Lord, nilid ka dito. Kumbaga, ako sobrang grateful din po ako kasi ang tagal ko po nag-work eh. So, kung paano mo sasabihin sa tao, hindi ka nagdaan doon. So, basically, ayun po yung tinutungtungan ko ngayon. Kasi syempre, doon ako nang galing sa pagiging empleyado eh. So, ang maishishare ko naman, syempre, wag doon lang. Tama po yung sinasabi nyo eh, na pag-employee ka, wag doon lang yung mindset mo. Lumabas ka dun sa kahon. Hindi mo lang think eh. Yung iba kasi think outside the box. O kaya tinitingnan niya lang sa labas. So, ang mas maganda, step, di ba? Step out of the box. Kumbaga, yun yung nakakatuwa dito kasi parami tayo ng parami. Grateful tayo kasi lalo-lalo na po si Paskino, no? Kasi ang laki po nung part na pinifill niya rito sa ating grupo. So, hindi lang po tayo magkakasama sa ganito pong sistema, kundi talagang ang feeling ko, ako personally, family. Kasi after po ng mga ganitong usapin, kahit negosyo man, or yung advocacy natin, meron pa rin yung sa pamilya ba? Kaya ako grateful kasi, ayan, si Paskino, alam naman niya personally, kaya natin makapag-usap ng regarding po sa Bible. At nakakatuwa din po sa past Abner na nabanggit nyo rin po na hindi religion. Diba? Hindi ganun eh. Tayo po kasi nagbuklod-buklod, magkakapatid tayo, isa lang naman po yung amang nasa langit. So, yun po yung na-appreciate ko dun sa talk po ninyo. At iisa lang po yung puso. So, I'm so grateful po to have you. Thank you po. Thank you, thank you. Coach Roel, anything to say or ask kay Pastor Abner, Coach Roel, from Colorado? Well, first thing, magandang umaga po, Pilipinas, and magandang umaga po, Pastor Abner. Kami po yung masayang-masaya at nakasama namin kayo. And totoo yung sinabi nyo na talagang, I think it's we're God-driven, di ba, na talagang pagsamasamahin po tayo lahat dito sa R2R. Dahil alam po natin lahat yan na meron pong plano talaga ang Panginoon para sa ating bansa. Na it's about time na talagang kailangan bumangon na po tayo lahat, lalo na po yung ating mga kababayan na nasa poverty level, na baliktarin na natin yung pyramid kung sana we'll start from them, and from there we're nakikita na po natin na we're getting into that tempo. It's a matter of timing. So at sa magandang timing po tayo during the pandemic, we can excel. Kung talagang yun nga po, mabibigyan tayo ng pagkakataon na umpisahan to, which is almost there. Malapit-lapit na po yan. So nararamdaman ko, kahit malayo ako dito eh. Damang-dama ko. Thank you, maraming Coach. Salamat po, Pastor Abner. Thank you. Papang Alex, meron po ba kayong hambal o pamangkot kay Pastor Abner? Nakamute ka, Pang. Pang. Nakamute ka, Pang. Nakamute ka, Pang. Pan-mute. Mahirap yung 35 anyos na. Laging nabibingi. Ah, okay.
Okay, Pastor Abner, natutuwa ako at ay kahit ako ay 1,000 miles away from there, pero alam mo, nafe-feel ko na nandyan ako dahil sa ating mga kapatid dyan ay namimiss ko talaga kayo. I'm really so happy na narinig ko yung about the story of our forefather, like Adam and Eve. Kasi nasa ano rin tayo at ako'y naniwala na kung hindi dahil sa ating Panginoon na binless tayo, siguro wala ako dito, andyan ako sa Pilipinas. Ngunit po, dahil tayo Pilipino, ang puso ko'y mahirap pa rin. Pero alam mo, not happy kami na andyan ka dahil yung mga words na nagamit mo ay talagang talagang pasok sa puso natin, lalo na yung mga tao na talagang si Jesus Christ ay nasa puso nila. Isa na ako doon. Dahil hindi po ako magiging ganito, ako'y mahirap pa rin dahil ako po'y galing po sa poor of the poorest yung na-mention mo, dahil I used to sleep in the street. I used to sleep in the shades of the churches in Bacolod City. Ngunit po, dahil nilalagay natin sa puso si Lord Jesus Christ, ay we cannot really comprehend kung paano magtrabaho si Lord Jesus sa buhay natin. Kaya sa akin po, simula noong ako'y maliit pa hanggang ngayon, ay nasa puso ko palagi ang ating mahal na Panginoon. At ako'y binigyan niya ng blessings na I cannot ask for more. Dahil pinapunta ako ng ibang bansa kung saan-saan ako tinatapon ni Lord Jesus at ako'y nakasurvive din. Simula noong ako'y natutulog laang sa kalye at ang aking banig po ay karton at ang aking kumot po ay dyaryo, nasa gilid ko siya narinig kong whisper niya sa akin, ang sabi niya sa akin, Alex, do not give up. Alex, do not give up. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya si Lord nasa atin lahat. Mahal natin siya. Okay. Thank you very much, Papang. Thank you, Pa. Salamat po, salamat. Ang ating CEO salamat po, baka meron pong na-i-share sa ano. CEO, it's your turn. Pastor Abner, thank you very much for confirming what we're trying to do and affirming ano, kasi po again, a lot of people, even people already in the kingdom of God are still in slavery, di ba? And we want them to be set free kasi promise ni Lord yan, di ba? We need to keep on reminding people that there is a difference between a kingdom and a democracy, di ba? Yes. And tayo po as people of God, we need to live under the rulership of the king of our kingdom, yes, and his principles, yes, di ba? And yes, kasi pag nasa democracy, yes, feeling mo kasi you have a choice, di ba? Wala kang choice, actually. Kung sinabi ni Lord sa'yo as the king, that's it, di ba? And Matthew 6:33 says that if you seek first his kingdom and his righteousness, all these things that we are working hard for will follow anyway, di ba? Yes. Pero gusto ko lang pong i-remind people that in John 10:10, which was in the English version, the thief comes to steal, kill, and destroy, but Jesus Christ came that we might have life and life abundantly. Yung last three words there, and life abundantly, actually was put there because of lack of any English word to describe talaga what is abundant in the kingdom, di ba? I mean, if you get a strong concordance, though the Greek word for abundance there is perissos. Perissos meaning excess advantage, excess quality, excess quantity. Why are we not seeing that in the lives of our brothers and sisters today? Di ba? So we want to expose that in the same way that we are preaching the gospel to sinners, to remind them that we are sinners apart from Christ. We also preach that you know, apart from the principles of the kingdom of God, you can be a Christian and still live in poverty, and you're still being robbed.
Diba? We want to make people aware, hey, why are you not experiencing the giant abundant life? Maybe there's a robber in your house. Diba? Yes. Okay, so, tayo po, we want to just make people aware that there is a better life. The best life is always in Christ and His principles. Diba? So, through Rads to Riches, I hope we can join hands, we can join our voices, our expertise, diba? And you know, to make, to show people, it doesn't need to be that hard, diba? Siguro kung marami tayong magsasabi sa kanila na, at magpapakita sa kanila na, nung in-apply ko yung word ni Lord sa aking business, I got out of poverty. I worked hard, diba? God feeds the birds, but He did not put the worm in the nest. Kinailangan pa rin ng birds kunin yung worm, diba? So, we still need to do something. In the same way, with seeking is an active word, people still need to do something. Anyway, thank you very much, Pastor Abner, for your insight, for your wisdom. I hope we get to guess you again, diba? Or get you to do one of our trainings also. Si Pastor Keno has been blessing us so much with the word, diba? So, maganda kung magsama-sama tayong lahat and, you know, we do it kasi dadami pa tayo eh. Hindi kakasya yung once a week, twice a week preaching natin. Maybe we can do it on a separate day and time, di ba? Correct. Ngayon. Yeah. Ako, I suggest CEO na kunin natin si Pastor Abner sa mga Tuesdays and Thursday training natin. And not only that, God willing, kung may panahon din si Pastor, isama din natin doon sa ating mga ano civic work sa barangay because everything is all about Christian economy and it would be nice if Pastor Abner could really enlighten the minds of the people. Mm-hmm. Any response from Pastor Abner? Thank you very much. Natin, nabanggit na mga kasamahan po natin ngayong umaga. Oh, marami pong salamat. I was really so blessed listening to feedbacks coming from your end, especially kay Sir Dickie nung yung invitation na magiging kaagapay dito, magiging part ng mga gawain ng Rads to Riches, which is very, very good avenue for us to fulfill our purposes sa ating buhay. If I may, Pastor Ken, can I get a little bit, maybe 5 or 10 minutes to talk. You have the time. You have the time. Thank you. Thank you very much. Let me start off with Sir Rad's statement a while ago. Na yung mga birds, although the Lord has given them the assurance that they will be fed, but they have to really do something about it. They have to go and look for worms in the process. And that is very, very true. Kasi naintindihan po natin na ang Panginoon sa kanyang mga tinuturo po sa atin, tinuturuan po tayo ng mga bagay-bagay na dapat gawin at hindi po kulang ang Panginoon sa pagbibigay po ng mga advices and principles. Nakikita ko po yung mga napapag-usapan natin at possibly yung mga sinashare ko po at dadagdag ko pa mamaya, mga principles ito na makakatulong kahit papano. At pero yung mga nitty-gritty of implementing the details na sa Rads to Riches po at pinagpapasalamatan ko po. Kung tayo ay babalik doon sa Psalm 1:1-3, I will not read for due to lack of time. Pero sinasabi doon, may isang term doon na makakatulong talaga if you would like really to enjoy prosperity, growth, the growth, the leaves will not wither, the fruits will be getting out in its own season. Yung sinasabi po ng Psalm 1, a tree planted by the rivers. Ibig sabihin po nun, nakaposisyon yung tree para magkaroon ng very good growth and prosperity and fruitfulness. So a very important key to experiencing dito po sa gusto mangyari ng Rads to Riches, yung good life na sinasabi ng ating Panginoon, yung term na right positioning na tinatawag. Kasi yung Panginoon ay merong mga pamamaraan na pagpapalain po tayong lahat at yung John 10:10 ay mangyayari po sa atin. Pero kung wala po tayo sa right position, we will not be experiencing the same. So in passing,
related sa nasabi ni Sir Raj na dapat tayo may gawin, yung pinaka dapat natin gawin, we should be putting ourselves in the right position, especially in experiencing the good life that God has promised for us. And Rads to Riches, again, is a very good avenue of positioning na sa ganun, magkaroon po tayo ng pangyayari na hinahangad po natin sa darating na mga panahon. Pero may nakita po ako dito sa Bible, and I just give them in passing right now, very, very quickly. Right positioning could include 7 things. Medyo malawak yun, but just the same, I just give it anyway. Maybe some other time, we could be giving time to focus on each of them. But there are 7 items which I was able to see in right positioning towards good life in the kingdom, and in line also with elevating the situation of our impoverished brethren. And what are they? The first one I've spoken a while ago already, and that is changed mentality. That if your mentality is not changed, you are not in the right position to receive the blessings, and naaangat po ng buhay kasi nasa everything starts in the mind. The second one is obedient predisposition. Ibig sabihin, yung kung ikay nakikinig sa Panginoon at kung ano mga sinasabi niya, sinusunod mo, then you are in the right position to experience His blessings. Number three is generous giving or investment. We understand that without sowing, there will be no reaping. And also assignment deployment. In a little while, I'll be talking a little bit of this related sa employment, saka sa deployment. Assignment deployment. Kasi pag hindi ka nasa deployed area mo, sa iyong assignment, hindi ka makaka-experience ng good thing based on your purpose. And then, naturally, this is number five, but this is not number five. Actually, this relates basically sa pinakauna dapat. And what is that? Righteous living. Because without righteousness, blessings will just come by, and they are not true blessings after all. And number six is faithful serving. And last one is wise management, which really is the focus of Rads to Riches along the line. Those are the items I would like to stress in response also to Sir Rad's statement a while ago. Let me go into the material of our sister there. I'm sorry. I have to be getting knowledgeable about LB. LB is talking about employment. There is nothing wrong with employment so long as you know that your area of employment is also your area of deployment. I'm making use of the term employment, deployment. Kasi yung employment po, you are doing a job for which you are paid to do. But deployment is you are doing a work you were sent to do, and that is your assignment. And when you get back into the Bible, Jesus declared that as the Father has sent me, so I am sending you. So basically, in the kingdom economy, deployment is the issue. And when you know that you are being deployed by somebody bigger and greater, you will be in a very secure scenario because you know the one who deployed you will always sustain you. Dito nga sa Pilipinas, ang gobyerno, pag ikay na i-deploy ng gobyerno, the resources of this government is at your back. How much more if you are deployed by the greatest government ever, the government of God. So, importante kasi pag na-deploy ka, you are sent to a place for your purpose, for your mission, and it is in line with your passion, it is in line with your gifting, it is in line with your skills. And because of that, you are happy, you are fulfilled. Why? Because you are doing things according to what you were supposed to do based on the abilities God has placed inside of you. If you do not do that, you are simply an employee, especially you are not there being employed, not in accord with your gifting. You are simply a square peg on a round hole. And it's a very, very difficult scenario. I just remember what Jesus said, "Come unto me, all you who labor and are laden, I'll give you rest." He's not talking about emotional feeling. He's talking about economy. You have been laboring economy. And there is so much burden in you. Why? Because your yoke does not fit. Come unto me and I'll take my yoke upon you, because my yoke is easy and my burden is light. It requires a lot of study related to that. But if you are doing things according to what God has designed you to do, your life will be less stress, less depression, but you'll be experiencing the joy in your work because you are fulfilling your purpose. So it's a very important item. And according to Sir Dickie a while ago, purpose. You know, in this world, we have what we call the word success. And success basically has two framework of reference. The world's reference for success is much of material acquisitions and prospering ventures. When you have that, you are successful, regardless of circumstances. But in the kingdom of God,
the main basis for your success is not those, are not those things. Your main basis is your fulfillment of your purpose. Each of us were brought into this earth to do something. If we are not doing it, regardless of whatever we add to ourselves, we are a failure. You could still remember a very rich person who came to God and he asked for something, and yet the Lord told him, do what the commandment saying. I've done this a lot already since I was young. So Jesus said, oh, very good, but there is only one thing lacking. Sell everything you have, give to the poor, and come and follow me. But he did not. So he went away very sorrowful because he has a lot of money. Jesus was very strong along that line. Also, the story of a rich man, the rich fool, that Jesus called him rich fool. He was having a very prosperous yield in his crops. So what he did, I will destroy my small storehouse. I will make it big, etc., etc. And then he did it. After that, he sat on his rocking chair and said, soul, eat, drink, and be merry, for there's so much tomorrow. But God looked down on him and said, oh, you are a fool who will take all of these things that you did acquire in the past years of yours. Tonight, I'll take you out there. So, and then Jesus said, the same is true with those who are not rich in the kingdom of God. My point right now is this, along this line. According to Sir Dickie, we have to know our purpose. If you evaluate Jesus Christ in this parameter of the world, he was a failure. Because he declared, even, you want to follow me? He said to somebody who wanted to follow him, he said, foxes have holes, the birds of the air have their nest, but me, I have nothing to lean my head on. Will you follow me? So in the standard of the world, he's a failure. Although Jesus was a very, very rich person, rich in the kingdom, he does not have a pocket to put that into, but anytime the need is there, can you remember? Was able to feed the 5,000 people with only a few loaves of bread and fishes. That is what true riches is all about. But the point is, a lot of people today may look at people as success on the basis of material issues. But the true success is fulfillment of our purpose. And that is what Sir Dickie is talking about. We are all here at Rads to Riches to fulfill our purpose. And the purpose of Rads to Riches, basically, as we look at it, is to bring about an elevation on the socioeconomic life of our underprivileged brethren, starting with the mentality change. That's all I think I could say right now. Thank you very much, Pastor Ken. Thank you. Thank you very much, Pastor Abner. Salamat sa pagpaunlak sa aming panyaya. Salamat for your time. I know you're so busy. Mahirap mo squeeze in itong aming schedule. At salamat na sa kabila nun ay nagkaroon ka ng time na bigyan mo kami ng panahon. And I believe we're blessed, all of us, at maging yung ating mga viewers right now, wherever they are. Purpose, fulfillment, satisfaction, will, authority, government. O lahat yun naka-attach doon sa why God created you, why God created me. Okay? Pagka lumabas ka roon, you'll never be satisfied. Pagka lumabas ka doon, you will never have that fulfillment and you will die empty. You will die empty. So dito sa Rads to Riches, ang naisin lang po natin, we started it somewhat as a business, pero as we go along, we go beyond that. Okay? Hindi na namin pinag-uusapan yung kita o rito. Ang pinag-uusapan na po namin, mas mataas na doon. Lampas na kami doon. Okay? Because we really wanted to help. Sabi ko nga, dito sa Rads to Riches, tayo ay pinagsama-sama ng Panginoon for one purpose. That all of us, sabi nga ni Sir Raj, whatever talents, gifting, skills, knowledge you have, tawag dito, pinagsasama-sama ng Lord para magawa niya yung naisin niya para sa mas marami. Nandito lang kami to be able to share. Ako, I joined the Rads to Riches not really to earn. Okay? I joined because I just wanted to help. Yun lang po yung dahilan, okay? Nandun po kasi tayo sa Ministry of Helping. Okay, itong past year, and now I'm doing it again, itong past year hanggang ngayon, napakarami pong mga kababayan po natin na na-infect po nitong maglampas na po tayo sa 800,000, okay? Yung debt po natin, almost magpo 14,000 na dito sa Pilipinas. Pero nakafocus ako ngayon doon sa isang portion na yon ng mga na-infect at even nangamatay ay yung ating mga kapastoran, ang ating mga pastor. That's why I even asked our CEO, baka may kilala siya or whatever, whoever,
na mula nung last year hanggang ngayon ay na-infect, gumaling, praise God, sa mga namatayan. We just wanted to be able to, ano, praying that we'll be able to raise funds to help them out. Okay? Yung mga naiwan po nila. Hanggang ngayon, there are pastors in the hospital that are fighting for their lives because of COVID. Okay? I was really surprised last night when I do this this thing that reaching out to different pastors. Baka may makakilala kayong mga kamanggagawa ho natin kasi nandun yung aking passion. Just wanted to help. Okay? Yung ating lalo na po yung mga generals ng Lord, ang mga kamanggagawa sa Obasan. And I was surprised. There are about 25 to 30 of them already passed away because of COVID. Okay? Mula last year hanggang itong buwan na ito. At lampas doon yung numero ng mga na-infect. Kasama asawa, kasama pamilya, kasama mga anak. So, sa akin ganun. In my little way, I just wanted to be of help. So, dito po, dito sa Rads to Riches, salamat. Nandito si Sir Dickie. Napakarami pong mga binigay ng Lord sa kanya. At nisishare niya po sa ating CEO. And they're working it out together. And one day, ako po ay naniniwala na ang ito pong Rads to Riches ay gagamitin ng Panginoon beyond doon sa sinimula noon natin. Okay? We started small, we started little, we started, binabanggit nga ni Sir Rads, 2019, we're talking about this. Wala. Okay? Imposible. Okay, this is how the Lord now. The Lord is orchestrating things, events, people to join us, to be in this company, for us to be able to have a greater impact. Okay? To the community. So parting words sa bawat isa po sa atin mula po sa ating guest, maybe 10 seconds, lampas na po tayo. Pastor Yes, only thing ko lang, nagpapasalamat po ako at binigyan po ng pagkakataon maging bahagi ng programa ngayon. God bless Rads to Riches. Papang Alex, parting words. Yes, ako'y nagpapasalamat kahit andito ako sa Amerika. Nagpapasalamat ako, nakilala ko si Pastor Abner. Nakilala ko kayong lahat na parang turing ko ay parang tunay na kapatid. At sana'y habang buhay tayong magsama-samang ganito dahil nasa puso natin ang Panginoon at nasa atin siya palagi. Okay? Salamat po. Coach Roel. Coach Roel, parting words. So, patuloy po lang po tayo sa ating adikain na hanggat di natin na fulfill ito. Wala talagang pigilan to. Tuloy-tuloy na to. So, with everybody sa strong points, di ba? Walang imposible, lalo na the Lord is with us. Ganun importante na sa atin po ang Panginoon. Kaya tuloy-tuloy na yan. Salamat po. Thank you, po. Coach Elby. Yun po, maraming salamat po, Past Abner, sa alam namin napaka busy po ninyo. So, keep safe and God bless everyone po. Coach Dickie. Okay, magkakaroon po tayo ulit ng pagkakataon na makakasama natin sigurado si Pastor Abner para ipagpatuloy niya ang kanyang mga tinuro sa atin ngayon. Abangan niyo po yun. Yes. Ang ating CEO. Alright, sa mga viewers lang po, shout out na kay Jane Vicente from Thailand. And to the other viewers, I just say that my prayer for you is to have the faith to start. Okay, get out of poverty. And when you start in faith. Okay, so yeah. God is with you. We're here to help you. Okay, so in advance, welcome po to our Rads to Riches family. Pastor Abner, maraming salamat ulit sa'yo ha. Maraming salamat po. Salamat po sa bawat Ate Linda from HK. Salamat po kay Direk. Si Direk, Direk ba may nais i-share, sasabihin pa? Nandiyan sa salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Thank you, Direk. Sa Channel 31, sa lahat ng viewers po natin. Once again, tonight, join us 8 o'clock sa ating Zoom meeting. May mga pag-usapan tayo muli. Ako daw po tonight, okay? Maraming salamat sa Lord. Nagkaroon po tunod tayo si ng Pass opportunity sa ano na po ito. At tunay nga, ang Diyos po na nagmamahal sa atin, may magandang layunin sa mga buhay natin. Huwag po natin ibato o itapon yung towel ng pagsuko maliban sa pagsuko natin sa Kanya. Dahil sa Kanya lang po, ang pagsuko ay isang tagumpay. Once again, good morning to everyone. God bless us all.
We'll be right back.